وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا بعضه على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عباد الله يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قائل في حديثه أنه قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق الحسن وبعد مغاليب إن الله سبحانه وتعالى bago ang lahat ay lubos po nating pinasasalamatan si Allah سبحانه وتعالى sa lahat ng biyaya niya sa atin mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nararamdaman man natin or hindi, nakikita man natin or hindi, marami man ito or kakaunti, ang isang tunay na mananampalatayang Muslim ay parating nagpapasalamat sa dakilang lumikha mga minamahal na tagapakinig. Kiyang kaiyaka panalamat si iku kadinantano a Rabbul Alamin na umada si iku sa kataw a Muslim na kukurang so para tiyan yan hey urip no Allah. Mabibina sa suya maanan yan na para tiyan yan. Katano dan tanu. So Allah subhanahu wa ta'ala na pitaro yan لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ Kung kayo ika ay magpasalamat mula sa mga biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala لَأَزِيدَنَّكُمْ ay mas dadagdagan pa sa atin ni Allah ang kanyang mga biyaya sa atin. Bakit? Kung tayo lamang ay nagpasalamat na maalipin ni Allah. Wala'in kafartum at kung tayo naman ika, kung kayo ika sinabi ng dakilang lumikha, ay sumuway, mungkir, alalaong baga na hindi kayo martutong magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, inna adhabi la shadid, makatotohanan na ang parusa ni Allah ay napakatindi. Alam niyo po ba kung bakit ang tao, majority sa ating mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi tayo natututong magpasalamat kay Allah? Sino man ang hindi marunong magpasalamat sa kaunti, ay paano pa kaya ang malaki? Mga minamahal na tagapakinig, ang tunay na pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, dapen amia kataling uma sirka sagyang kaya dunia apia dede naki amia gedemka amia kataling umar ka alimu sagyang kaya dunia hai pagariko napaka pagumargang kasuka pepanalamat kaku Allah hagiya bumana ki adnan yarkan ading kadin kasambian si iku Allah subhanahu wa ta'ala inambu asabala amatang ka apismir kau Allah yang kananang irung ka diyan ka na natangilang ka, sulang wanta manu ang gautatanu,
Api semisir kita nubu'u Allah na aya sabab apagusaran tanu sa simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala na miyakala ladin manana na sabab ay pinalamat kaku Allah. Isang napakalaking dahilan na ito na magpasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero hindi. Ang pagpapasalamat natin kay Allah, dumedepende sa kung ano ang dumadating sa buhay natin. Wal'iyadu billah. Subhanallah. Ito pa ang pangalawang senaryo. Ang senaryo kung bakit nakakalimot tayo magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, na'udhu billah min dhalik, isang tao walang magkabilang paa. Halimbawa lamang, senaryo, isang taong walang magkabilang paa. At of course, sino ba naman ang masaya na walang magkabilang paa? Unless marunong magpasalamat sa biyaya sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isang lalaking walang magkabilang paa, hindi kayang magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ikiaputulan ako sa mulas, kinapunalamat ako pa. Senaryo, halimbawa lamang ito mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, nagyang kaiada ang balaas kinihan na makailay sa adnang balaas kinihan na tigyan o tuwa, badbo ang balaas kaya kang kamya simba kang sumamba. Kung may magkabilang paalamang sana ako, hindi nakagawa na ako ng mga bagay-bagay na hindi ko nagagawa. Bakit? Iba ang tinitingnan niya eh. Diba? Yung may paa, pag nakakita ng taong nakasuot ng Jordan o Air Max na original, ya Allah, sana may Air Max ako, sana may Jordan ako. Tapos yung naka-Air Max or naka-Jordan na sapatos, pag nakakita ng taong nakabisikleta, sasabihin niya, ya Allah, sana may bisikleta ako. Yung nakabisikleta, pag nakakita ng taong nakamotor ng Ducati, ya Allah, sana may Ducati ako. Yung naka-Ducati, nakakita ng tao, naka-sports car, ya Allah, sana may sports car ako. Yung naka-sports car, pag nakakita ng taong nakasakay ng yate, ya Allah, sana may yate ako. Pag nakakita yung nakayate ng barko, oh, masya Allah, ang laki. Ya Allah, bigyan mo ko niyan. Yung nakabarko, nakita ng train, ya Allah, masya Allah, napakahaba, bigyan mo ko niyan. At hindi matatapos yan at nakakalimot na pala siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Kay aya iilain tanu na supuro takapuruan tanu na ditanu pagilain sukabubaan tanu na ditanu makapangalimbabaan na ditanu punalamat sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. At na makasisilpon sa dikipad na di makapunalamat ku Allah kaya ma latest sa masayman to na iPhone. Na di ka mabunalamat, at nasila po na ka. Ang gayon ito, kaya iilin yan na sumasma puroon idaradat. Na'udhu billahi min dalik. Mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang bawat isa ay matutong magpasalamat kung tunay na tayo ay isang tunay na mananampalataya. Mga minamahal na tagapakinig, bakit natin ito sinasabi? Dahil ang tunay na pagpapasalamat, paulit-ulit natin binibigkas dito sa ating khutba, sa pamamagitan po ng pagsasagawa ng pagsamba. Hindi matatawag na pagpapasalamat ang kawalan ng pagsamba sa nag-iisang dakilang lumikha. Kaya turuan natin ang ating mga sariling matutong magpasalamat kay Allah sa pamamagitan po ng pagsasagawa ng ibada. Miyaga na ka, kapunalamat ka, nadabuasimbun ka, dasambayang ka, misusad ka, kaminsusakat ka, na di ka bubusimbayang. Yan ba ang tamang pagpapasalamat, mga minamahal na tagapakinig? At bawat isa'y tanungin natin ang ating mga sarili. At dahil doon sa napakaikling oras na ito, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang nais ko pong maging paksa, napakaikling paksa sa mga oras na ito, ay mga puntong marapat na malaman ng bawat isa sa atin sa mga oras na ito, sa araw na ito, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan natin, tayo ay nag-aayuno pa yung iba, okay, na kung saan kalagayang mapagbiyaya.
Mapagbiyaya na kung saan lahat ng ating mga mabubuting gawain ay katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Buwan na mapagbiyaya, buwan ng Ramadan. Subhanallah. Araw na mapagbiyaya, Yawmul Jum'ah. La hawla wala quwata illa billah. Mami na, mahal na tagapakinig. Lahat mapagbiyaya na kung saan yung kahit katiting na kabutihang gawain mo sa mga oras na ito ay katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit hindi natin ito pagpursigihan mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala? Tayyib. Unang punto na kinakailangan nating malaman. Una, patungkol sa Zakatul Fitr. Ang Zakatul Fitr, mga minamahal na tagapakinig, alam naman natin na dito lang special itong zakat na tinatawag na fitr na ibinibigay lamang sa buwan ng Ramadan. Sa piling araw lamang, mga minamahal na tagapakinig. So mga tips lamang ang ibibigay ko sa lahat, baka sakali, insha'Allahu ta'ala, na mapulutan natin ang aral, mga minamahal na tagapakinig. Una, sa usaping Zakatul Fitr, tandaan po natin na ito ho ay dapat ibinibigay na pagkain. Okay? So, ang daming nagkakalito sa ganitong mga pamamaraan, pero hayaan niyo pong ihandog ko sa inyo ang tatlong salita lamang ng kilala nating mga scholars, baka sakaling makatulong sa ating mga kamusliman. Ngayon ay pinakahuling araw ng pag-aayuno natin, maaari pa tayong magbigay ng ating Zakatul Fitr, katulad na lamang ng pagkabigkas ng ating butihing imam sa masjid na ito. Una, sinabi ni Allama Abdul Aziz bin Bas rahimahullah, la na'lam, sabi ni bin Bas rahimahullah, la na'lam anna ahadan min ashabin nabiy sallallahu alayhi wa sallam akhraja zakatal fitr bil qima. Sinabi ni bin Bas rahimahullah, Abdul Aziz bin Bas rahimahullah, na wala ni isa sa mga sahaba, wala ni isa sa mga sahaba na alam namin na nagbigay ng Zakatul Fitr sa pamamagitan ng qima. Ibig sabihin, salapi. Ibig sabihin, may halaga, mga minamahal na tagapakinig. Sheikh Abdul Aziz bin Bas, rahimahullah. La na'lam, hindi namin alam. At sinabi ni bin Bas, rahimahullah, was-sahabatu afdal wa akthar wa a'zam mutaba'atu li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hindi ba totoo na ang mga sahaba ay mas tunay na humahawak, nagsasabuhay ng sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So mga minamahal na tagapakinig, doon pa lamang, doon tayo sa sigurado at talaga namang tatanggapin ang ating Zakatul Fitr. Laman, pakambidaan tano sugagaw tano kumano siya agusto Zakatul Fitr. Mida mananan. Kaso Zakatul Fitr na ipusuting ka, kuwaya maanan yan na mga galibok ka amapya ko Ramadan, kupuasang ka ko Ramadan na wad na miya binasaw na iplumpiyong kaon. Kena ba aya pangilubaan ka na kay gagawin kaon mas kailangan yan? La. Pitaro ay Sheikh Salih. Sheikh Salih al-Fawzan rahimahullah. Anto na ipitaro yan. Al-ulama alladhina qalu bi ikhrajil qima qalu hadha lil ijtihad. So mga ulama adiran ditaroon so kilyon ku zakatul fitr na pirak o kaya halaga, nasasabi nila ito dahil sa tinatawag na ijtihad, pagpupursigi at sariling opinyon. Wal ijtihadu idha khalafan nas
Al-Qur'ani was sunnah fala i'tibara bid dalil. Suati giana su ijtihad u api antawa manusia. Na igira amasu supakian su Qur'an agu sunnah na dikepakaya pebusarna dalil. Na pitero puni Sheikh Salih Al-Fauzain na nakakapagod talaga may side effect sa ating mga katawan. O para mas malinawan tayong lahat. Ang buwan ng Ramadan, maaari natin ikumpara sa pit stop ng bus. Alam niyo yung pit stop? Pit stop, mga minamahal na tagapakinig. Halimbawa, mula Manila hanggang Tuguegarao City. 13 to 14 hours ang biyahe dyan kung sasakay ka ng bus. Sa sobrang haba ng biyaheng ito, may pit stop. May hinihintuan ang bus sa kalagitnaan o kasalukuyan ng biyahe para magising naman tayo, lumakas naman tayo, umunat-unat tayo dahil para kayanin pa natin yung susunod na biyahe kasi hindi pa tayo dumadating eh. Hindi pa tayo dumadating. Anong gusto kong ipahiwatig dito mga minamahal na tagapakinig? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, As-salawatul khams wal-jum'atu ilal-jum'a wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratum ma bainahunna idha ijtunibal kabair. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang limang beses na pagsasala sa loob ng isang araw, kung atin itong na-maintain, magkakasunod-sunod, mga alipin ni Allah, ang bawat pagitan ng sala ay kapatawarang ibinibigay ni Allah o binubura ni Allah ang mga maliliit na kasalanan natin. Misambayang ka sa subo, na misambayang ka sa luhur, na supaglatananan na parila ang kaunu Allah, o din ang punaan rakaw Allah, sumangay ito amyan dusang ka. Sala ko nung sumanga ala adusa kagito na kinanglan din sa tauba. So mga ito adusa nga. Na kaya sumbayangan ka sa duhon, na misumbayang ka man sa asar, na supaglitan yan, taman din sa matarutob ka so lima awakto, na paglitan yan na pupunaan rakaw Allah, iprila rakaw Allah subhanahu wa ta'ala so mga ito adusa ka. Ano man eh, kakaburaan kaya, hindi nga di siyang bayangan na diya maat, diya maat, diya maat. Ano po na ano? Subhanallah. Paano mabubura? Kaya ang sinasalhan mo lang naman, pili lang. Magsala ng fajr, mamaya hindi. Magsala ng duhur, mamaya hindi. Parang kumakain lang ng mais. Mga minamahal na tagapakinig. Al-jum'atu ilal-jum'a. Ang dalawang jum'a sa pagitan neto'y kapatawaran o buburahan, buburahin ni Allah ang ating mga kasalanang mga maliliit, mga minamahal na tagapakinig. Kung atin lamang itong namimaintain, war-ramadhanu ila ramadhan, eto na. Yung dalawang ramadhan, yung ramadhan na ito, at yung susunod na ramadhan, sa pagitan niya, insyaAllah, kung ating maisasagaw at naiabot tayo ni Allah. Amin. Ya Allahu ya Arhamar Rahimin. Ay kapatawaran o buburahin sa atin ni Allah ang mga maliliit nating mga kasalanan, mga inamahal na tagapakinig. Pero may kondisyon, idajtunibal kabair. Kung atin lamang iiwasan ang mga malalaking kasalanan, mga minamahal na tagapakinig. So bakit ko binabanggit ito? Diba sinabi natin na parang pit stop ang Ramadan? Na dito, magpapalakas tayo para ituloy pa ang ating biyahe. Alam niyo po ba mga minamahal na tagapakinig? I am a titu, a manusia, a suminin po nagyang kaya bulan a Ramadan, na suamalian a mapya sagyang kaya bulan a Ramadan, na kirampay niyan taman sa tumalundog a bulan a Ramadan. Ang tunay na tumaimtim sa kanyang puso't isip, ang buwan ng Ramadan, ang diwa ng buwan ng Ramadan, ay yaong taong mga minamahal na tagapakinig, na yung gawain niya sa buwan ng Ramadan na mga mabubuti,
maipapaabot niya hanggang sa susunod na Ramadan. Uringon mirampay, na nakiyakurangon na yoripan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kaya mga minamahal na tagapakinig, ilan sa ating mga kapatiran pag naririnig ang buwan ng Ramadan, alam niyo po ba kung anong sinasabi nila? O anong unang-unang pumapasok sa kanilang mindset? Pag narinig ang buwan ng Ramadan, oh, pag-aayuno, bawal kumain, bawal uminom. Yan ang Ramadan. Buwan ng Ramadan, oh, yan, kwan yan, dyan binaba ang Quran. Pero mga minamahal na tagapakinig, hindi nyo po, lingid po sa ating kaalaman na ang buwan ng Ramadan ay buwan ng gawaing mabuti. Pangkalahatan ito, na kung saan yung mga mabubuting gawaing meron ka na alam mo, pag pumasok ang buwan ng Ramadan, mas pinapatindi mo, sinasanay mo ang sarili mo, kinukwarantin mo ang sarili mo para pag alis ng buwan ng Ramadan, kayang-kaya mo na lahat ng mga pagsubok sa'yo. Buwan ng Ramadan, walang syaitan, nakagapos. Buwan ng Ramadan, bukas ang lahat ng mga pintuan sa paraiso. Buwan ng Ramadan, sarado lahat ang pintuan sa impyerno. Saan ka pa? Ando man ay panidin ka kapag ang galibog sa mapia. Na ay panisong madasu Ramadan. Allah. Allah. Bonus round mga minamahal na tagapakinig. Kaya, tatawag ang tumatawag. Ya baghi al-khayr, aqbil. O ya baghi al-shir, aqsir. Hanallah. Ay, saka mababaya sa mapia. O ikaw, na gustong gusto ng kabutihan, humarap ka. Ibig sabihin, paramihin mo ang pagsasagawa ng kabutihan sa Ramadan. O ya baghi al-shir, ay, sa kanian, amabubayang galabak sa marata. Kaungkir, na malukatunda, malukalabot. Ramadan, mga minamahal na tagapakinig. Kaya ang Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, isang araw siya ay sa'id al-mimbar, umakyat ng mimbar. Nung pag-akyat niya ng mimbar, bigla na lamang siyang nagsabing, amin, amin, amin. Tatlo ito, pero yung punto lamang ang gusto kong sabihin sa bawat isa sa atin. Pagkatapos niya, sa kanyang pagsasalita sa mimbar, pagbaba niya, may isang sahabi na nagtanong sa kanya, Ya Rasulallah, tunay na ikaw ay umakyat ng mimbar at bigla mong sinabing, Amin, Amin, Amin. Bakit? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tunay na dumating sa akin si Jibril habang ako ay nasa mimbar. May tatlo siyang sinabi, pero yung isa lang ang gusto kong bigyan ng punto rito sa napakaikling oras na ito, mga minamahal na tagapakinig. Sinabi ni Jibril alayhi salam, Man adraka Ramadan, man adrakahu Ramadan. Sino man ang naabutan siya ng buwan ng Ramadan, o di kaya sino man ang umabot sa buwan ng Ramadan. Lahat tayo umabot sa buwan ng Ramadan. Walam yughfar lahu, ngunit hindi sa kanya ipinatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan. Alala umbaga, dos kanyan panamar kubulan a Ramadan na don rila iwallah. Da piya-piya kubulan a Ramadan na don rila anu Allah. Fadakhalan nar, naurian yan na miyaka sulid kunaraka, faab'adahu Allah. Sa kabila ng siya ay nakapasok sa paraiso, sabi ni Jibril alayhi salam, faab'adahu Allah, ilayo nawa siya ni Allah sa kanyang habag. Sabihin mo ya Muhammad, amin. At sinabi ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, amin. Na nakabaya ka, amapad ka sa giyang kuto mga manusia, adiran piyapiyay, dairan panaguntaman niya, giyang kaya bulan a Ramadan, dasira nun rila yu Allah, miya kasulad siran kunaraka. Napakawatan siran nu Allah subhanahu wa ta'ala, si iku gagawin niya na gusulimu iyan.
na yuto na inamin Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi niyang amin mga minamahal na tagapakinig. At ang bawat isa'y tanungin natin ang ating mga sarili sa ganitong sitwasyon, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal na tagapakinig, ang buwan ng Ramadan, buwan ng Quran. Kumusta ang iyong Quran? Kumusta ang pagbabasa mo ng Quran? May nagbago ba? Kung ikaw ay hindi marunong magbasa, kung ginamit mo lamang ang buwan ng Ramadan upang pag-aralan ang marangal na Quran sa pagbabasa nito, edi sana matatapos ang buwan ng Ramadan na ikaw ay marunong magbasa ng Quran. Ang buwan ng Ramadan ay 29 to 30 days ho. Pero ang letra sa huruful hijaiya o sa letra ng mga Arabic, mga minamahal na tagapakinig, 28 lamang po. Kung sa isang araw ay isang letra, matatapos ang buwan ng Ramadan, marunong kang magbasa. Nailamang kaapya susati manabat ang kusul do sa lungan na daarak kaun. Namiyapasad subulan a Ramadan, na taman din na iman to, na di ka din mata umatiya sa Quran. Natapunis nita na ka. Allah! Allah! Upaman api aso sa timan na batang kusoldo sa lunga na ding kapan kagaga ilaman api aso kapatan tenging kakukuran tadi kamata umatia na isan no to simba ku Allah na api aso kapatan tenging kakukuran na da arak kaun kalubay o paratiayang ka Quran literal na kahulugan babasahin hindi po design. Hindi design ng Quran na ilalagay lang sa bahay, panaboy ng malas, panaboy ng syaitan, panaboy ng iblis. Wallahi lazim, hindi lalabas ang baraka ng Quran kung hindi po natin babasahin mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi po natin isa sa buhay mga minamahal na tagapakinig. Subhanallah. Ganyan na lamang ang Quran sa panahon natin ngayon. Ang dami sa bahay. Inaanay na dahil walang gumagamit. Subhanallah. La hawla wala quwata illa billah. Ang buwan ng Ramadan, buwan ng rahma, habag, maghfira, awa ni Allah, itkum minan nar, pagligtas ng kaluluwa ni Allah sa apoy ng impyerno. At ito ho ay gabi-gabi, araw-araw sa buwan ng Ramadan. Hindi po sampung araw, unang sampung araw, rahma lang, pangalawang sampung araw, maghfira lang, huling araw, itkum minan nar. Mali. Dahil ang tunay, buong gabi, buong araw ng buwan ng Ramadan, may rahma, may maghfira, may itkum minan nar. La ilaha illallah. Mali din yung sinasabi na iba, na isang, sa isang gabi ng buwan ng Ramadan, may espesyal na gantimpala na wala sa ibang araw ng buwan ng Ramadan. Mali din po yun. Tunay na ang buwan ng Ramadan, pinuno ni Allah ng sobra-sobrang mga biyaya at gantimpala. At makukuha mo yun gabi-gabi, araw-araw, kung iyo lamang pinagpursigihan ang buwan ng Ramadan, mga minamahal na tagapakinig. Wa aqulu ma tasma'un, wa aqulu qawli hadha, fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, شهر رمضان شهر المحبة. Ang buwan ng Ramadan ay buwan ng pagmamahalan, pag-aawaan, paghingi ng tawad sa bawat isa, pagkakaisa at pagkakapatiran. Huwag na huwag nating hahayaan na masira lahat ang pinaghirapan natin sa buwan ng Ramadan dahil lamang mayroon tayong kaalitan o kagalit, mga minamahal na tagapakinig.
Patapos na ang Ramadan. Sa iba, tapos na ang Ramadan. Pero mga minamahal na tagapakinig, hahayaan mo ba na natapos ang buwan ng Ramadan na ikaw ay galit? May kagalit? At mayroong taong hindi pinapatawad? Tingnan nyo mga alipin ni Allah. Sino ba naman sa atin ang hindi kailangan ng kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala? Wala ni isang tao na hindi kailangan ng kapatawaran ni Allah. Lahat tayo, kailangan natin ng kapatawaran ni Allah. Pero alam niyo po ba ang isang dahilan kung nahumahad lang, kung bakit hindi tayo pinapatawad ni Allah? Dahil hindi rin po tayo marunong humingi ng tawad sa ating kapwa-tao. At hindi rin po tayo marunong magpatawad sa ating kapwa-tao. Pagari ko, o kabaya ka, makuwang ka, sorilar ka, wallah, na paganad ka, mamangnis sarila, kulagid ka amanusya, nagupaganad ka, rumila, kulagid ka aki amanusya. Subhanallah. Kabari malubud, la yahillu limrin ay yahjura akahu fauqa thalath layali. Di patut, di papakain, hindi pinahihintulot sa alipin ni Allah na isang Muslim na huwag niyang pansinin ang kanyang kapatid na Muslim sa loob ng tatlong gabi. Tatlong gabing palugit na kung saan pag naubos yan at hindi pa rin kayo nagbabati, nagpapatawaran, kapatid, sa pananampalatayang Islam, yung mga lahat ng biyaya, gantimpala ng mga mabubuting gawain nyo, maaalangalang ka, dirgano pa ka umah, dirgano pa ka taling umah. Sa ibang hadis, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta yasaliha, liban na lamang na magkaayos kayo, magbati kayo, magpatawaran kayo, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, saka lamang dadating sa inyo yung mga biyaya at gantimpala sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal na tagapakinig, paano natin maiisa ang dakilang lumikha kung mismo sa ating mismong mga tao, hindi natin kayang magkaisa? Subhanallah. Hindi natin kayang magpatawad. Subhanallah. La ilaha illallah. Ilan sa ating mga scholars na nagsasabi, kapat tagang ka akapatay, aadin amanusya adang karilai, udi nadakanian rilai, na lima gatos ragun sa alungan na mauri na gubukanu kukumaw Allah subhanahu wa ta'ala. Nakabaya ka to? Anto na ikakuwang kasagyang ka na naganing kararangit ka. Anto na ikakuwang ka? Da, binasaan na kabusu amal ka amapi. Allah, ay badi biyur, badi kiatang kaansir kita no. La yu'minu ahadukum, di danakatarutop, o di na di din kabulay amati tua mumin. So api ang tawasir kita no. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Taman sa ikababaya iyang kupagarin yan ang Muslim, so lagi do kapag kababayain yan sa ginawan niya. Ayaw mong nasisiraan yung tao pero sinisiraan mo. Ayaw mong nagagalit siya sa iyo pero ginagawa mo sa iba. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyong sarili. At yan ay isang palatandaan ng tunay na mananampalataya, mga minamahal na tagapakinig. Allah, salubungin natin ang pagtatapos ng buwan ng Ramadan, ng Eid, na tayo ay nagpapatawaran, nakangiti, masaya, malinis ang ating mga puso, dalisay, mga minamahal na tagapakinig. Tingnan nyo, share ko lang, do hindi ko dapat sabihin ito, pero pansinin nyo, mga minamahal na tagapakinig, moon sighting lang, moon sighting, na lahat naman tama. Bakit pinag-aaway-away nyo ang mga ulama? Ikayo lang naman po ang nagsasabi niyan. Hindi naman talaga nag-aaway ang ating mga ulama. Lahat po tama. Yun lamang po, dahil sa hindi natin mahal ang kapatid nating Muslim, kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili, umani sana, bininasan yan, sipagarin yan. Correct kami, naribat kano. La ilaha illallah. Buti sana kung ang mga nagsasalita ay may kaalaman sa ating sariling relihiyon. Mga minamahal na tagapakinig, lingid po sa inyong kaalaman. Sa pagtingin ng buwan at pag-anunsyo neto para sa sangkatauhan, hayaan natin ang ating mga ulama dito at huwag tayong makihalubilo dito. Pangalawa,
Sumama ka man sa Saudi, Masya Allah. Alhamdulillah, tama po yan. Huwag kang matakot. Sumunod ka man sa ating mufti sa Pilipinas, Alhamdulillah, tama po yan. Huwag kang matakot. So, hindi mo kailangan siraan ang kapatid mo. Hindi mo kailangan siraan ang kapatid mo, kapatid, sa pananampalatang Islam. Dahil dalawang uri ang pagtingin ng buwan. Una, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aftiru li ru'yatihi, aw sumu li ru'yatihi, wa aftiru li ru'yatihi. Yun yung kondisyon. Hindi natin tinatansya sa ating sariling kalkulasyon ang buwan ng Ramadan at pag-alis nito. Bakit? Tingnan, yun ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, ang pagtingin, dalawa, maaari na kahit sa ang parte ng mundo, pag moon sighting na, kung sino man ang makakita, kahit sino sa parte ng mundo, na tunay na mapagkakatiwalaan at hindi sinungaling, kapakaya mo no tanurun. Api anders ganyan matatagusag yan kay entirwa dunia. Basta, yung masuoras o kailay sa ulan. Ikadua, na matla. Yang kuto ang matla na bawat country o bawat country na may mga kalapit, kasama ang mga kalapit netong mga bansa, may kanya-kanyang pagtingin ng buwan. Ang Saudi Arabia, pag nakakita tayo ng buwan sa Pilipinas, hindi po sila sasama sa atin. Dahil ang Saudi, ang pamamaraan nila ng pagtingin ng buwan ay matla, may sarili silang moon sighting. Okay? Pero kung susunod sila sa atin, okay lang din. Walang problema dun. Sa Pilipinas, mayroon tayong mufti na nakasanayan natin na sila ang nagde-declare ng pagtingin ng buwan. Kung doon lamang tayo nagkakaisa, walang mangyayaring pagkakawatak-watak at pagkakalito sa bawat isa sa atin. Ang Saudi Arabia, ang mga ulama sa Saudi, pag tinatanong sila, when it comes sa ganitong usapin, ang sagot nila, mas mainam na sumunod kayo sa inyong mga ulama sa Pilipinas. Tingnan nyo ang mga Arabo sa Saudi Embassy. Sa Saudi Embassy, Arabo sila. Hindi sila sumusunod sa Saudi. Bakit? Kasi nasa Pilipinas sila at sumusunod sila sa mga ulama ng Pilipinas. At mulit-muli, walang mali sa dalawa. Ang sinasabi lamang natin dito ay ano yung stand ng bawat isa, mga minamahal na tagapakinig. Ako, kung ako ang tatanungin nyo, safe, sa akin to ha, sariling opinion ko ito, mga minamahal na tagapakinig. Kung tayo lamang ay nagkakaisa sa isang opinion, ang lahat ng ating mga scholars, hindi tayo malilito sa ganitong mga usapin. Wala namang mali. Pero, alam nyo kung bakit lumalabas na mali? Yung sighting, nagiging fighting, kasi mismo sila na commentator, sila lamang ang nagpapaaway-away sa mga ulama. Tunay tinaga, sabto aki, ay no, busyaki niya, maulana uli na shaykh, busyaal. Hindi tama po ang ganyan. Paano natin makukuha ang gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala? Mga minamahal na tagapakinig, linisin natin ang ating mga puso. Linisin natin ang ating mga puso. Iisa lang ang ating Panginoon. Iisa lang ang ating pinanggalingan. At dapat iisa lang ang ating layunin. Hindi mo kailangan ilaglag o siraan ng kapatid mong Muslim. Masabi mo lang na ikaw ay tama. No. May Quran at Sunnah tayo, mga minamahal na tagapakinig. So tayo ay magpatawaran. Ang buwan ng Ramadan ay punong-puno ng pagmamahalan. Sa pamilya, kapatid, pinsan, ha? Eh, minamahal mo ngayon, hindi mo kilala. Kapamilya mo pa kaya? Tayo ay magpatawaran, tayo ay mag-awaan, tayo ay magpantay-pantay, mga minamahal na tagapakinig. At yan ang turo ng Islam, mga minamahal na tagapakinig. Humingi tayo ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala rabbukum un'uni astajib lakum, amin ya Allah, ya arhamar rahimin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت أو كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya arhamar rahimin. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا آناء الليل برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك يا الله اللهم ارحمنا يا رحيم اللهم اغفر لنا يا غفار اللهم الطف بنا يا لطيف برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين يا الله تقبل منا دعاءنا كما تقبلت دعاء الأنبياء والرسل اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان خصوصا في الفلبين برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا يا الله اللهم وحد صفوفنا يا الله يا أرحم الراحمين اللهم اجمعنا في جنتك الفردوس من باب الريان كما جمعتنا في هذا اليوم المبارك برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين ربنا 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 آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار سبحانك ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة